Ating alamin at suriin kung ano nga ba ang mga bansang may kaalitan sa teritoryo ngayong 2023. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. China ang isa sa bansa sa Silangang Asya na siyang pinakamatao at isa sa pinag-uusapan na bansa sa buong mundo. Dahil sa angking nitong lakas at tapang nataglay sa panghihimasok nito sa maliliit na bansa katulad ng Pilipinas, Vietnam at Taiwan. Ngunit alam mo ba na bukod sa China ay madami pang bansa ang nanghihimasok at nang aangkin ng teritoryo? Sa patuloy na panghihimasok ng iba't ibang teritoryo, dumadami ang mga bansang nagkakaroon ng alitan at kaaway at humahantong sa hindi magandang pangyayari. Kailan nga ba matutuldukan ang ganitong maling gawain? Sa video na ito, ating tatalakayin kung ano-ano nga ba ang mga bansang may kaalitan sa teritoryo ngayong 2023. Number 5, France. France ang panglima na bansa na may kaalitan sa teritoryo ngayong 2023. Ito rin ang pangsiyam sa 145 na bansa na may pinakamalakas na military army ayon sa annual GFP ngayong 2023. Tinatawag na French Armed Forces ang military forces ng bansang ito. Binubuo ito ng Army, Navy, Air and Space Force. Ang presidente nito ang tumatayong Chief of the Armed Forces na siyang pinuno ng kanilang hukbo. Mayroon itong power index na 0.1848. Ang kabuuang populasyon ng bansang ito ay umaabot ng 68,305,148. Ang bilang ng active personnel nito ay 205,000. Mayroong 40,500 para sa Air Force personnel, 142,000 para sa Army personnel at 44,000 naman para sa Navy personnel. Ito ay mayroong 1,004 aircraft, 69 attack helicopters, 222 tanks, 72,676 vehicles, and 10 submarines. Number 4, North Korea. North Korea ang pang-apat na bansa na may kaalitan sa teritoryo. Kilala ang North Korea na walang kinatatakutan. Hindi ito sociable sa iba dahil ito ay sinasabing closed city, kung kaya't ito ay hindi nakikipagtalastasan sa ibang bansa. Isa din ang bansang ito sa nagtataglay ng malalakas na kagamitang pandigma na talaga nga namang kinatatakutan sa buong mundo. Alam naman natin na ang Korea ang nag-iisang hating bansa sa buong mundo dahil sa alitan, kung kaya't nahati ito sa dalawa, ang North Korea at South Korea, parehas na malakas at maunlad na bansa. Ngunit kung pag-uusapan ng North Korea, kilala sila sa paggawa ng mga nuclear weapon, kung kaya't delikadong kalabanin ang bansang ito sa taglay nitong kagamitang pandigma. Ang kabuuang bilang ng kanilang tangke ay umaabot ng 3,500. Halos 29.9% ang kabuuang populasyon ng North Korea ay nagseserbisyo sa lakas militar ng kanilang bansa. Ang ilan ay kanilang reserba at paramilitary capacity. Kinatatakutan ng bansang ito sapagkat hindi maitatanggi ang lakas nito sa pakikipagdigma. Number 3, Japan. Ito ang pangatlo na bansa na may kaalitan sa teritoryo. Maliit na bansa ang Japan pero kinatatakutan. Ngunit, iba rin talaga ang China sapagkat maski ang Japan ay hindi nila pinaligtas sa pangangamkam. Marami kasing mga disputed islands sa Japan na kung saan ay kiniklaim din ng China at isa na nga dito ang Senkaku Island. Ang taktika kasi ng Japan ay ang pag-build ng military presence sa lahat ng mga isla na mainit sa mata ng China. Isa na nga dito ang tinayo nila na Coastal Observation Unit noong 2016, malapit sa isla ng Senkaku. Kung ang Indonesia ay nagpapasabog ng mga barko, ang Japan naman ay ang chasing game ang estilo.
Once na na-detect na malapit sa mga teritoryo nila ang China, matik na magsisilabasan ng mga warship ng Japan upang habulin ang mga Chinese boats hanggang sa ma-corner nila ito ng kanilang barko. Number 2, Israel. Ito ang pangalawa na bansa na may kaalitan sa teritoryo. Hindi na nakakabigla na ang Israeli ay nagtataglay ng mga napakalulupit na armas pandigma. Alam naman natin na ang bansang ito ay isa sa pinakamaraming nakaalitan na bansa, kung kaya't patuloy nitong pinalalakas at pinagaganda ang kanilang kagamitang pandigma upang maging proteksyon ng kanilang bansa. Ginagawa rin nila ito upang mapataas pa ang antas na mayroon at mas katakutan pa ng iba. Ang mga nakaalitan na bansa ng Israel ay ang Palestine, Iran, Iraq, Syria, Lebanon at Yemen. Kung kaya't, maaari itong maging resulta ng pangwalawakang kaguluhan. Ito rin ang pangatlo sa pinakamalakas na special forces sa buong mundo. Naniniwala ang grupo na ito na Who Dares Win, katulad ng British Special Air Service Group or SAS ng Britain. At ang nangunguna sa ating listahan na bansang may kaalitan sa teritoryo, Number 1, Russia. Ito ang nangungunang bansa na may kaalitan sa teritoryo. Dahil sa mga bansang kaalitan ng bansang ito, kung kaya't maaaring pagmulan ng digmaan, katulad na lamang ng nagaganap sa invasion nito sa Ukraine. At tila walang kinatatakutan ng bansang ito. Kahit na pinatawan ng iba't ibang sanksyon ng iba't ibang bansa, lingid sa ating kaalaman ang lakas at tapang na mayroon ang Russia. Kung kaya't hindi ito nagpapasindak sa kahit sino pa mang bansa, maging ang presidente nila na si Vladimir Putin, tila wala itong kinatatakutan. Dahil na din sa lakas na taglay ng kanilang bansa, mapamilitar man o ekonomiya. Russia din ang pangalawa na bansa na may pinakamadaming bilang ng tangke sa buong mundo. Ito ay may taglay na napakalakas na military, significant economic at cultural influence. Ang budget din nito ay $4.3 trillion. At yan ang talakayan natin ngayon patungkol sa mga bansang may kaalitan sa teritoryo ngayong 2023. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.